Uy, Bessie, baka naman matunaw na yung kuya ko niyan. Kala mo, hindi ko napapansin yung pagkatitig mo kay kuya, ha? Eh, Bessie, ang gwapo naman kasi ng kuya mo. Sa paligid ng basketball ko siya unang nakita. Tapos, hindi ko akalain na magkapatid pala kayo. Baka kami talaga ang destiny. Yan, yan ang napapala mo kapapanood ng K-drama. Huwag kang ilusyonada. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang basketball player at huwag na yung si kuya. Nako, kung makikita mo lang kung paano ako itrato niyan. Partida kapatid ako ah, ikaw pa kaya na hindi naman kakilala. Bakit naman Kai? Mukha naman siyang mabait ah. Sus, ako na nagsasabi sa'yo, barumbado yan. Gusto ko lang naman na mapunta ka sa maayos. Walang nagtatagal dyan kay kuya kasi nga may attitude. Alam mo? Ikaw lang yung kapatid na nalalaglag ang sariling kuya. Ang bad mo ah! Dahil concerned ako sa'yo. Pasalamat ka nga at sinasabi ko sa'yo to kaysa naman umiyak-iyak ka dyan pag nagkataon. Kaya umayos ka. Tigilan mo ang pagpapapansin kay Kuya Amil. Dear love, kahit sinabihan na ako ng kaklase ko patungkol sa sarili niyang kuya, ay hindi pa rin ito na bagong isip ko. Malaki talagang paghanga ko kay Amiel at parati ko siyang pinapanood sa court kapag naglalaro. Kada pumupunta nga ako sa bahay ng kaklase ko ay hindi ko maiwasang tingnan si Amiel. May ilang beses na nahuhuli kong nakatingin din siya sa akin at nagkakangitian na lang kami. Ikaw, Frenny, umayos ka, ha? Akala mo hindi ko nakita yung ngitian yung kanina ni Kuya nung naghapunan tayo? Ikaw talaga, sinabihan na kita na huwag kang magpapabola. Ang OA mo naman, Frenny. Ayaw mo ba ako maging sister-in-law? Saka mukha na mga bait ang kuya mo eh. Mukha lang, pero babaero yan. Hindi lang ikaw ang iningitian niyan, panigurado. Huwag kang pa easy to get dun ha. Saka pag chinat ka na ni kuya, huwag mo nang replyan, okay? Oo na. Ayaw mula ako maging sister-in-law eh. Eh, ewan ko sa'yo. Matulog na tayo. Dear love, after ng ilang weeks ay, nag-uusap na kami ng kuya ni Kai sa messenger. Pinili kong ilihim yun sa kanya dahil nga, hindi siya pabor na magkaroon kami ng koneksyon ng kuya niya. Maayos naman kausap si Amiel. Sweet, saka maalalahanin. Lagi siyang naglalaan ng oras at atensyon sa akin. Yun nga lang, hindi siya nanliligaw akong ano. Kaya hindi rin talaga malinaw sa akin kung ano ba kami. Ang dami ko rin nalaman kay Amiel at masaya ako na nagkakasundo kami pagdating sa pagkain. Paborito niya din pala yung lugaw dun sa malapit sa kanto, kaya naman may ilang beses nagigising kami ng maaga. Maglalakad at sabay nakakain ng lugaw, habang ang kaibigan ko ay walang kamalay-malay. Kada pumupunta ako sa bahay ni Nakay, ay hindi kami gaanong nagpapansin na ni Amiel. Pero, palihim na lang kaming nagtitinginan. Hoy Kai, ano bang pinag-aatupag mo ha? Bakit hindi mo man lang naisipang magsaing? Puro ka kaartehan. Alam mo, konti na lang talaga sasapakin na kita. Hindi mo ba kayang magsaing, kuya? Nakita mo, may ginagawa kaming project ni Fe. Project? Anong pinagsasabi mong project? Eh, puro lang naman kaartehan yan. Eh di sana, inuna mo munang magsaing. Saka, magluto man lang ng ulam. Eh ikaw ba, anong ginagawa mo? Kakagising mo nga lang eh, anong oras na alas tres? Ano bang gising yan? Gising batugan ah! Ha? At talagang pinapahiya mo pa ako sa kaklase mo ha? Apple ka talaga! Napakapapansin mo! Ikaw ang papansin! Kalalaki mong taon, napakabungangero mo! Ikaw nga ang walang ginagawa dito sa bahay eh, kung umasta ka, kala mo kung sino ka. Sumasagot ka pa talaga ha? Itong sayo! Ah! Tama na! Tama na please! Huwag na kayong mag-away! Napakasama talaga ng ugali mo!
Okay ka lang ba? Gusto mo doon muna tayo sa bahay? Sabi ko sa'yo, eh, may ugali yung lalaking yan! Dear love, sa totoo lang ay, na-turn off ako kay Amiel sa ginawa niya sa sarili niyang kapatid. Hindi man lang niya naisip na baka mapahiya niya ang kaibigan ko sa akin. Hindi ko alam kung re-replyan ko pa ba siya sa mga chat niya sa akin. Dahil kahit ako ay nalungkot sa ginawa niya sa kaibigan ko. Sinampal niya si Kai sa harap ko mismo dahil lang sa simpleng bagay na pwede naman niyang gawin. Kung kaya niyang gawin ang ganung bagay sa kapatid niya, paano pa kaya sa akin na kakakilala pa lang niya, di ba? Nakakapagtaka lang na taliwas kung paano niya ako itrato. Kasi kapag kasama ko siya, napaka-gentleman niya sa akin at maasikaso. Pero hindi pala siya ganito sa sarili niyang kapatid na babae na mas nakababata pa sa kanya. Naging cold ako kay Amiel at hindi ko siya kinausap pagkatapos ng tagpong iyon. Ako, Frenny, sa wakas! At tapos na din ang SEM natin! Akala ko talaga di tayo papasa sa physics eh. Buti na lang at gumana yung science experiment natin. Punta na muna tayong KTV dito sa arcade. Mag-celebrate tayo, dali! Oh, sige, Frenny, tara! Uy, si Kuya yun ah. Sino naman yung kasama niya dito? Bagong babae na naman to. Bagong babae? Anong ibig mong sabihin, Kai? Nung nakaraan may inuwing babae yan sa bahay at sigurado ako na hindi yan yun. Tingnan mo nga oh, magkaakbay pa. Babaero talaga. Huwag na lang tayo dito, Frenny. Kain na lang tayo, okay lang? Uy, di ba magkakaraoke tayo? Bakit ayaw mo na? Nagugutom pala ako. Tara na! Dear love, nasaktan ako sa nakita ko. Masayang masaya si Amiel habang nakaakbay sa isang babae sa loob ng KTV room. Parang kagabi lang, kinakausap niya ako at may bala kaming mag-jogging bukas at kumain ng lugaw. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob na pagsabay-sabay ng mga babae dahil sabi nga ng kapatid niya ay may inuwi daw itong babae nung nakaraang araw. Akala ko pa naman ay seryoso siya sa akin. Dahil nga, nire-respeto niya ako at pinapakitunguhan ng maayos. Pero yung pala, ay marami din siyang ibang babaeng kinikita. Bakit nga ba ako nagtitiwala sa isang taong kahit mismo kapatid niya ay ayaw sa ugali niya? Bakit nga ba patuloy akong umaasa na baka naman magbago siya? Baka naman kapag nag-mature siya ng kaunti, ay maging seryoso na siya. Hindi ko na siya sinipot sa aming tagpuan kinabukasan. Dahil malinaw na sa akin na hindi siya seryoso sa akin. Nagsisimula na kasing manligaw si Amiel sa akin at kahit pa paano naman ay okay na ulit siya sa kapatid niya. Kaya akala ko ay nagbabago na siya. Pero hindi pa rin pala talaga. Siguro ay hindi pa kaya ni Amiel na magseryoso. Ito ang unang beses na nasaktan ako at umasa sa isang tao. Gustong gusto ko kasi si Amiel. At kahit ilang beses na nag-warning sa akin ang kaibigan ko, ay hindi ko siya pinakikinggan. Bagkus, ay hinayaan ko pang sarili ko na magkagusto ng lubusan sa kuya niya. Sabi ko sa'yo, ina-jeps nga ako sa classroom dati. Iyang-iya talaga ako nun kasi umaalingasa, oh. Grabe! Buti elementary ka pa nun. Kasi paano ko ngayon yun kung kailan college na tayo? Ay, naku, yan talaga most embarrassing moment ko. Frenny, ikaw, anong sa'yo? Fe, mag-usap nga tayo. Ha? Mag-usap? Huy, kuya, ano na lang pag-uusapan yung kaibigan ko? Wala ka na dun. Fe, tara, kausapin mo ako. Ano to, Frenny? Ikwento ko na lang sa'yo, Frenny. Mag-usap lang kami sandali. Okay. Hoy, kuya, umayos ka. Kaibigan ko yan. Ano't sasasabi mo? Kakausapin ko lang, oh.
Fe, bakit hindi mo na ako pinapansin? Tagal na mula nung kinausap mo ako. At yung huli kang nakipagkita sa akin. May problema ba tayo? Amiel, mabuti po siguro na hindi na tayo magkita pa o mag-usap. Anong ibig sabihin nito, Fe? Binabasted mo ba ako? Paano na yung mga panahon na magkasama tayo, ha? Wala lang ba yun sa'yo? Hindi ba dapat ikaw yung tinatanong ko ng ganun, Amiel? Wala lang ba yun sa'yo? Nakita kita last time sa KTV room. May kaakbay kang babae. Akala ko seryoso ka sa'kin eh. Pero hindi pala. Sinasayang mo lang yung oras ko. Ikaw lang yung kinakausap at pinaglalaanan ko ng panahon. Samantalang ikaw, kung sino-sinong babae ang kinikita mo. Kung sa umpisa pa lang, Amiel, ay hindi mo na talaga kayang magseryoso sa'kin. Paano pa kapag naging tayo, di ba? Gusto kita. Totoo yun. Pero hindi naman siguro tama na itrato mo ko ng ganito. Na pwedeng-pwede mo kong lokohin dahil alam mo na papatawarin kita anytime. Itinago ko to lahat sa kaibigan ko dahil ayaw niya na gustuhin kita. Sa bagay, hindi ka siguro aware na hindi maayos ng pakikitungo mo sa sariling kapatid mo, Amiel. Magbago ka. Ayusin mo yung ugali mo. At huwag mong inaakse yung oras ng ibang tao. Lalo na't huwag mong sayangin yung oras ko. So, paano na to? Paano na tayo? Ganun na lang ba yun, Fe? Mas mainam na huwag na tayong mag-usap, Amiel. Inaamin ko na sa sandaling panahon ay pinasaya mo ko. Pero hindi ko deserve ang lokohin. Sige na, alis na ako. Fe, please. Please naman. One more chance pa. Fe. Ano ba? Please. Mamakaawa ako. Magbabago ko para sa'yo. Please. Magbago ka kasi gusto mo. Magbago ka para sa sarili mo. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Huwag mo na nga akong idamay. Unahin mo maging mabuting tao para mas maging madali din sa'yo magmahal ng totoo. Sige na. Hinihintay pa ako ni Kai. Dear love, inaamin ko na hindi naging madali para sa akin na magpaalam kay Amiel ng mga oras na yon. Hindi rin pala madali na magbulag-bulagan sa pangit na ugali ng taong gusto mo. Naniniwala kasi ako na ganoon ang pagmamahal. Yung tipong tanggap ka sa kabila ng hindi mo magandang pag-uugali. Pero hindi ko pala kaya yon. Tapat at totoo akong magmahal. Kaya gusto ko lang din yung kagaya ko. Mabuti na lang at maaga pa lang ay nakita ko na agad ang pag-uugali ni Amiel at pasalamat ako sa kaibigan ko dahil concerned siya sa akin at hindi niya hinayaan na makaramdam ng heartache mula sa kuya niya. Mabuti at nasagip ako agad bago pa ako tuluyang malunod sa taong maaaring magdulot sa akin ng kapahamakan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!